Yan mga kapadyak, dito po tayo sa Mowa ngayon. Kasalukuyan may nag-aaral mag-bike dito. Pero bibigyan ko lang ng ilang tips. Pag nag-aaral kayo mag-bike, huwag mo muna piliting pumidal. Balance lang muna pag-aaralan mo. Ang gawin mo, di ba nakasakay ka lang, dalawang paa mo naka, parang scooter, tutulak mo lang, tapos yung dalawang paa mo gamitin yung balance. Madali kasi pumidal, mahirap mag-balance. Dapat mag-focus ka sa balance. Ganun lang. Parang, sige, bigyan kita ng tips. Sige, baba ka. Parang ganito lang. Oh. Kotso si Dito Santos sa cycling. Nakita ko kayo. Di ba, dalawang paa? Kasi medyo mataas pa ito. Ganyan ka lang. Oh. Tapos huwag mong kinokontra. Hayaan mo kung saan pumupunta yung bike. Mararamdaman mo yan kung saan pumupunta yung bike. Sundin mo lang. Huwag mo muna kukontrahin. Tignan mo lang kung saan muna siya pupunta. Tulak mo lang ganyan. Tapos taas mo yung dalawang paa mo. Tapos brake. Lagi mong, yung kamay mo laging naka-ready sa brake. Tsaka pag magbe-brake ka, sabay. Huwag isa lang, laging sabay. Mahina naman brake nito eh. Ganun lang oh. Oo, ganun lang. Ganyan lang oh. Oh. Oh, pag natuto na, kasi ang ginagamit sa balance eh, yung core. Tapos gamit mo rin yung balakang mo sa pagbabalance. Kasabay yung kamay. Ito, wag ito. Ma-out of balance siya. Pag yan ang niliko mo, babagsak ka sa ka. Sa kanya, niliko mo sa right, bagsak ka sa kaliwa. Pag niliko mo na malakas sa, tsaka ang liko, maliit lang. Pag niliko mo na malaki sa kaliwa, bagsak ka sa kanan. Dapat dahan-dahan na, maliit lang. Parang ganyan lang. Ayan po, mga kapadyak. Para sa mga newbie, nakita ko lang po kasi siya. Nagbablog kasi. Ayan, mga kapadyak. Tapos, ay, wala na, sagad na pala. Pero mababa na, matangkad ka naman. Ganun lang, huwag ka muna kasi madali lang pumidal. Pag nilagay, pinilit mo kagad dyan. Ah, sige, susunod ako. Pag pinilit mo kasi pidal lang kagad, ma-out of balance ka, mawawala ka sa focus. Dapat ang focus mo muna, balance. Mga siguro, mga 30 minutes from now, baka ma-ibalance mo na yan. Ganyan mo lang. Oo, ganun lang gawin mo. Oo, sige. Okay, good morning mga kapadyak. Coach Celito Santos. Dito po kami ngayon sa Mowa uli. At ngayon, napakaraming cyclist dito. Sana magmo-motor pacing kami. Pero mukhang malabo mangyari. Hindi po advisable mag-motor pacing pag ganito karaming cyclist. So susunod na lang po muna ako sa kanila. Tatry ko rin po. Siguro pwede naman pag maluwag-luwag mamaya. Sige po, mga kapadyak, salamat po sa Panginoon. Gabayan tayo sa araw na ito. Konti, huwag nyo kinakargahan, bawas.
Kasi laki. Giveaway kayo sa matutulin. Hayaan natin itong gitna sa matulin. Tsaka yung mga sasakyan, pag ganitong 8 o mga 5 to 8, kung maaari, dire-diretso na lang muna. Huwag munang sinusunod yung stoplight kasi pag numistop dito, yun, nasasalpok ng mga cyclist. Maaari, sana itong stoplight huwag munang gumagana pag mga 5 to 8 ng umaga. Total 2 hours lang naman o 3 hours. Saka meron dito, pupunta rito, wala namang gagawin, mga sasakyan. Pasyal mode lang, mamamasyal. Eh, pag ganitong oras, delikado. Kung mamamasyal ka lang sa MOA. Kung mga kaibigan natin driver, kung dadaan lang doon, ang dami naman daan dito, pwede naman sila doon sa mga ibang kalsada rito. Doon din naman ang labas dito. Yan, ito mga kapadyak. Ayan, katulad yan, medyo masikip sa kaliwa, kaya napupunta lang sa kanan. Pero kung maaari, hindi dapat bumababa pag mabagal pa sa akin na laging sa kaliwa. Helmet. Mga kapadyak, yung mga hindi mahilig mag-helmet, huwag na po kayo magpunta ng MOA. Kasi kung maaari, dito kasi bawal yung walang helmet. So kung ayaw nyo mag-helmet, ayaw din kayo namin na nandito sa MOA. Para sa kaligtasan nyo na rin, kasi pag na-tsambahan kayo rin sa MOA, ay mahalang gastos pag napa-opera yung ulo nyo, pag nabiyak yan. Eh kung may helmet kayo, mabiyak man yung helmet nyo, mura lang ang helmet. Tsaka
mabiyak man yung helmet, maraming mabibila ng helmet. Pero yung sirang yung ulo, wala po tayo mabibili nun, mga kapadyak, pag nabiyak po yan. Para sa matitigas po yung ulo na ayaw mag-helmet. May mga ilan-ilan pa rin po kasi ayaw mag-helmet at pupunta sa Moa. Pag nasabihan nyo, sama pa ng tingin. So, ganun po, sundin natin. Yung, lalo pag ordinaryong araw, Monday to Friday, weekday. Itong gitna, sa matutulin talaga to. Kung pasyal mode ka lang, katulad nitong mama na to, ganyan lang. Okay, tapo, okay pa yan, medyo nasa tabi siya. Pero may sa mainland, meron ganyan, nasa gitna, ayaw pa tumabi. Pag nasabihan nyo, galit pa. Huwag po ganun, mga kapatid. Naliligaw dito, mga walang helmet, iikot dito yan. Pag na-aksidente rito, nakapo. Ayun, mayuwag ang ambulansya, biglan naman nagpa-pump out. 4,000 yung nakahatid kayo sa hospital, 4,000. Hatid pa lang po yun, yung first aid. Pag wala po kayong helmet, huwag na kayong umikot dito. Ingatan nawa tayo ng Panginoon na hanggang sa muli po.